Hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook at YouTube, sa ating mga live streaming channels, sa DZWB, sa lahat ng mga nakikinig, welcome to the program. Ang aking mga bisita po ngayong hapon ay mga inaanak ko po. Kaya Naitay Kapuso, please welcome John and Isabel. Nice to see you. Hi. We miss you. I miss the both of you. Kumusta kayong dalawa? Okay. Good. You're going on 9 years yes. now. Yes. Congratulations. Yes. Anong naalala niyo? The very first years that you were together. First time ko sa GMA, sa Looba. Yeah, first time. Lagi yay. Lang ako doon sa... Yeah. Na ngayon, lagi first time. Lagi lobby. Lang ako sa lobby. Parang magkaibang ano kami, di ba? Oo. Dati. So, parang siyempre kinikilig ako. Kasi parang hindi ko naman... Parang pinapanood ko lang na naman talaga siya dati. And crush ko siya dati. So, parang totoo kaya ito. Kung makatitig ka naman, di ba? Please sit down. Talaga, crush mo na. Please sit down. Crush ko talaga siya dati. Crush mo? Okay. Nung nasa Cebu pa lang ako, crush ko na talaga siya. No, but just before we started this show, ang sweet niyo pa rin. Nandun kayo, pero... nagki-kiss, naka-embrace, nag-hug. Ganun pa rin, naiinitan niya ako minsan talaga. Oh, totoo yun. Ganun pa rin, no? Ganun siya. I mean, paano na-maintain yun? Alam mo, Tito Boy, sobrang blessed lang ako like with Liv na hindi ko inakala. Nung before ko siya ligawan, kala ko mainhin. Nagtagal yung relasyon namin. Sobrang siyang baliw and sira ulo. And sabi ko from then on, sabi ko, yeah, in a good way, na para sa akin ko, okay to. Kasi syempre, I'm gonna spend my whole life with this person. So, never boring. Liv, ikaw naman, what did you discover na hindi mo inaakala? Seryoso pala siya. Okay. Kasi parang chick boy yung dating niya kasi, di ba? Pwede bang searching? But there is too much searching. Yeah. So, and sometimes it's tiring. And I'm thankful that dumating ka. Okay. Anong na-discover mo? Seryoso. And really sincere. Pero 8 years going 9 together as a married couple. Describe na itong 9 years na ito. Sobrang ano, parang walang low. Every day may bagong pagsubok. Moving forward. And we're discovering things. Minsan mahirap, syempre wala namang madali. Even sa parenting, sabi ko nga, pinahiram lang sila sa amin ng Diyos. Yeah. And it's our responsibility na parang palakihin sila at alagaan sila hanggang lumaki sila. Liv, ikaw? Ang dami namin natutunan din. May mga lows? Yeah, meron. Meron talaga. Sabi ko nga, it's not really perfect. We choose always love. And, you know, to forgive agad. To set the ego aside. Do you forgive even before the other asks for it? Si Liv talaga yung pinaka-forgiving na taong... The kids. Lovely names. Paano yan? Pinag-usapan niyo? Well, kasi frustration ko ito, boy. Ang cute! Nung pinangalanan ako ng mga magulang ko, sobrang common ng name ko. Like John and then Paolo. And then, sa industry natin, napakaraming John, may panaming Paolo. So, sabi ko kay Liv na parang gusto ko sila bigyan ng unique name. Who's a spoiler? Oh, ikaw? Yeah. Almost every day, I work. And... ayoko naman na konting moment na kasama ko sila, pinagagalitan ko pa sila. So, Liv, ikaw, what has motherhood done to you? Grabe, a lot. And mas selfless ako ngayon. Kasi dati parang puro ako. Ngayon totoo talaga, yun, yung isusubo mo na lang, ay, totoo ibibigay yun. Mo na sa anak mo. Yes. Totoo. Totoo yan. Totoo yan. Let's talk about your careers. Oo. Direk. How are you doing in your directorial career? I'm super happy. It's challenging. Sabi ko at Tuboy, na-appreciate ko maging artista. Kasi like siyempre yung mga artista, di ba, pag darating ka sa set, talagang iisipin mo yung sarili mo. But to become a director, I mean, big responsibility. Ikaw nagtitimon eh. Ikaw nagtitimon from the small details to the big details, lahat yan. So talagang napaka... Pero ang sarap nung pakiramdam every after ng show. Every after na nakikita ko yung artist mo, sobrang saya. Yung producer mo, yung mga manonood, sobrang saya. Yun yung priceless for me. That's why, yun yung nagde-drive sa akin to do more. Okay, you do concerts, you do music videos. What about films?
films, kinukulit ako, but... Or a serie. Maybe. I did the last... yung huling teleserye ko, ako yung nag-direct nung last year. Kakapagod, ah. Pero, well, kasi ako rin yung artista, so sobrang... Oo. But sobrang saya rin. It's a different experience. Sabi ko nga, isa rin yun na parang sabi ko, na-open din sa akin na parang, ay, kaya ko pala mag-narrative. I thought, mas happy ako sa non-narrative, pero kaya ko pala mag-narrative. At saka ang galing, kasi you've always been open. Di ba? Hindi ka nagsasara ng pintuan. Oh, may opportunity, go. Di ba? Let's see what's in there. Yeah. If you're led to a deeper relationship, for example, with directing Sige Lang, is the money good? Masaya talaga ito, boy. Masaya, sobrang nakaka-happy talaga. That's the loveliest answer I got today. While you're active in your own company. Yeah, yeah. In DS Prats, group of companies. Actually, it's a family business sila dyan. And I'm the VP there for sales and marketing. Wala talaga akong background sa sales, but in marketing, kasi my dad is... doon talaga siya magaling. So, yun. Doon ako busy, and aside from that, I'm a content creator. Of course. Napapanood namin yan. Hindi, I mean, I'm talking about dads. Ang swerte nila dyan is, of course, mom is there, and she's always been there, and very supportive. Kasi, early ang exposure nila sa trabaho ng tatay. Di ba? Yeah, very early. Like, teenagers pa lang kami. Talagang we saw the journey and we invested. My dad invested yung mga ipon namin sa mga lupa, which hindi pa namin naiintindihan nung time na yun. But, you know, now we're thankful. And he was into marketing. He was into, you know, an kumbaga allied industry ng show business. So, ang sarap panoorin din dahil ang dami mong natutunan. Yes, totoo. With halimbawa that you can apply to what you're doing today as a director, as an actor, now that you're doing sales and marketing for the company. Congratulations. How rich are you guys? We're blessed. We're blessed. Thank you. Ang sarap interviewin yung mga inaanak mo. You can ask anything. You do travel. Dinidirect ba minsan? Hindi ko. Alam mo, nag-aaway kami. Ah! Oh, talaga? Hindi siya nagdidirect. Pag gano'n, siya ko, ano ka, gamitin mo ang pagka-director mo dito sa ano natin, vlog natin. Hindi, ayaw niya. So, parang nagagawa mo? He wants it to grow. Wala, kasi ang hirap, di ba, parang walang bayad. Utusan ko, walang bayad. So, ano yun, di ba? Tingnan natin dito sa Fast Talk kung ano. Ako hindi natin rehearse okay. Let's try! Hinabahan ako. Isabel, ikaw muna. Cebu, Manila. Cebu. John, dancing, directing. Directing. Isabel, working mom, stay at home. Working mom. 1 to 10, gaano ka kamasunurin na asawa? Oh, 10? Oh! Isang 12 ko eh. 1 to 10, gaano ka kaselosa? 2? Sino sa inyong dalawa ang mas malikot pag natutulog? Siya. Ako siguro. Mas kamukha ng mga anak? Siya. Talaga? Mas tutok sa negosyo? Mas siya. Mas gusto mag-travel? Me. Siya. Mas magastos? Siya. Mas kuripot? Ako. Mas malambing? Ay, siya. Ako. Unang nangangalabit? Siya. Kita mo naman kanina, di ba, sa buhay ko? Di na akong salita. Oh, gusto pa. Gusto pa ng maraming anak. Me. Siya. Oh, kita mo. Di na po yung sabi sa'yo. It follows. Isabel, gustong ka-collab sa vlog? Zainab. John, gustong i-shout out? I-shout out? Ah, shout out? Isa lang. Shout out? Kahit international, no? Shout out Justin Timberlake. Yeah. Isabel, gustong makatrabaho kung babalik sa showbiz? Piolo. Isabel, best advice you heard about marriage? Always be patient and don't keep records of wrong. Oh, I love that. John, best advice you heard about fatherhood? Enjoy every moment. Because dadaan lang talaga sa iyan. Sabay kayo. Lights on or lights off? Go! Lights off. Lights off.
Oh. Kahit gusto kong on, in-off niya. Happiness or chocolates? Chocolate. Sorry. Kinuli yun. Happiness. Best time for happiness? Anytime. If you were to renew your vows, how would you say it? Sing it. How would you say it? Halimbawa, renewal of vows. Okay. Ah, okay. Sige. Ako mauna. Grabe, hirap nito ha. Kasi pag-usapan namin siya dito, boy. I mean, ah, gusto yes. Do. Okay. Sana. Gusto niya every year nagre-renew daw. Sabi ko, uy, hindi naman every year. Every sabi year. Ko 5 years. Oh, 5 years. But ako, thank you. I mean, it's not the perfect, kumbaga yung ilang years natin, hindi naging perfect. But I'm always thankful and blessed that you stayed and na pinipili niyo mo kaming mga anak. And thank you for supporting me dahil sa hirap ng mga ginagawa ko, especially when it comes to directing. Mas nararamdaman kong nag-i-excel ako kasi alam kong nasa likod kita at alam kong grabe yung suporta mo sa akin. And I will always choose you even sa next life. Oh, ay, bago yun. May baon ka. Liv, ikaw nga. Ako, I know, hindi talaga siya perfect, but let's just try to be like, have a perfect for, story for us. And, nung sinabi ko sa vows natin before na I will be forever na defender mo sa social media bashers, ganun pa rin hanggang ngayon. And I'm always here for you. Hindi man tayo always happy, pero we choose love always. And thank you sa patience mo and sa love and sacrifice mo para sa amin and sa mga kids mo. And I love you even sa next life. Yeah. From your ninong, God bless you. Totoo. May you prosper. May you have a bountiful life. Talaga. And may God grant all the wishes of your good heart. And then, if you have your way, totoo ba? Na ayaw niyong pumasok sa industriya ang mga bata. Is it also true that at one point, gusto mo nang umatras sa kasal dahil naiinip ka na dito, Kijan? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abuna. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abuna, Liv and Praddy. If you have your way, totoo, ayaw niyong mag-artista o pumasok sa industriya ang inyong mga anak? Ginawa ko na sobrang hirap dito, boy. Yung sana, like, until naman ngayon, gusto namin tapusin nila yung pag-aaral nila. But, di ko alam kung nasa dugo talaga. Like, may eldest. Actually, lahat sila. Even yung pinakabunso namin, si Forrest. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya. Like, may mga brands na pumapasok for Feather. Like, naiingit si Forrest. And dumating yung time niya, grabe. Si Frida. Masasabi ko siguro kay Liv, okay lang siguro, like, if we do brands, yung mga ganyan, social media, mga ganyan. Pero yung talagang artista, patapusin ko muna siguro sila ng pag-aaral. And then, we'll see kung gaano. Well, actually, I don't wanna say anything muna kasi hindi ko na masabi, no? Napatapos eh. But, syempre, kumbaga, kung gusto naman nila, wala. As a parent, we have to support and just guide them. Livikaw, your take. Ako gusto ko din na makapagtapos sana. Kasi yun naman din yung sa akin eh, na pinatapos muna ako before entering showbiz. Pero kasi nakikita ko na ngayon, iba talaga, lalo na yung youngest and si Feather, iba, they enjoy. They like to dance, they like to like act. And they're comfortable pag may guesting, they're comfortable in front of the camera. Excited sila. Tapos may mga shoot kami sa bahay minsan, nag-rehearse sila, yung sila lang talaga lang. Yung nagko-concert sila. Nagko-concert din sila. May sarili silang production number. Okay. So hindi mo talaga mapipigilan. Ito yung nanalay tayo sa kanilang dugo. Pero bakit naman mukhang masalimuot ang inyong kwento, muntik kang umatras sa inyong kasal or ang inyong relasyon because naiinip ka? Na hindi pa nagpo-propose si Praddy. Yeah. Yun nga. Kasi I watched this parang documentary before na kung hindi pa daw magpropose sa'yo yung guy in a year, medyo mag-isip-isip ka na daw. Mm. And nung time na yon parang 2 years na kami ni John, sabi ko, ay, 2 years na kami, hindi na ako pasok dun sa ano, sa sinabi nung documentary. Naniwala. Tapos parang nandun yung mga signs. Pero yun pala, that time, he was planning na to propose to me. Parang ganon.
And I was like, pag ito, December this year, hindi pa siya mag-propose, parang ayoko na. Parang sa akin. Forever single na lang talaga. September ako nag-propose. Hindi ko alam. Talaga sabi, wala nang gawa ko. September 24. Yeah. yun lang yan, ang babaw na. Dahil I'm sorry, but this is a question from, you know, somebody who has no idea about how things are done. Hindi pwede magsabing, propose ka naman, or can a girl propose, actually? Parang ngayon, ganun na eh. Meron na, di ba? Actually, meron na. May mga kilala ko nagpaparinig din babae, sila pa talaga. So, nagpaparinig na? Oh, like, kwentuhan sa right. Barkada. Ewan ko ba dito? Ito na lang hinihintay. Ako ready na eh. So, I mean, it's a good sign. Like, kung lalaki ka, ano mga bang hinihintay right. mo? Diba? Pero, can a girl actually say, can I marry you? Can we get married? O dumating na ba tayo doon? Ako gusto ko talaga siya okay. yung mag-propose. Right. Ayokong mag-dictate yeah. Ako rin parang hindi ko ma-imagine na ano yung take ko pag siya yung nag-iaya sa akin. Pero parang iba-iba kasi yung relationship dito, boy yeah. eh. Yeah. Kung saan ka mag-work. Ako yeah. naman from an audience point of view doon sa mga couples, I don't think, you know, it should... I mean, kung ano ang nakagisnan natin, should not stop a girl from also asking. Yeah. Mm. You know, okay, pag naiinip ka na, excuse me, babe, you know, actually, oh, may balak ba tayo? Kasi di ba ang babae, like pag tinanong mo siya, ang takot mo kung ready ba siya. Kung ako tatanungin mo ganun din, parang ready ba ako? Ano ba yung pakiramdam ng kailangan mo na yung sagot ko ngayon, eh, di ba? Okay. So parang, yeah, I think it's interesting. Kasi interesting. Something that we can talk about. Yeah. Interesting na pwedeng pag-isipan ni nanay at ni tatay, di ba? Mm. Minsan, kinakailangan suntukin yung nakaugalian para mayugyug for us to challenge yung mga norms na sinasabi. Yeah. Dahil unfair sa babae eh, minsan. Or unfair din sa lalaki. Waiting and waiting sometimes for what? Yeah. Di ba? So, yun lamang napapag-usapan natin yan. You're doing a concert with Eric and Julian. Okay. So March 2, Eric Santos and Julian San Jose. So first time nila magsama sa isang concert. And first time for me to work with Julian. So very exciting. At vocally bagay silang dalawa. Yes. It's sobrang interesting. Nung first meeting talagang sabi ko, wow. Hindi ko in-expect na mangyayari talaga siya. Ganda. And this is gonna happen where? Sa Newport. Newport. Performing Arts sa March 2, 8 p.m. Okay. Let me invite them to the vlog, yeah. to everything that you're doing. Prati TV po yung YouTube channel namin. I love that name. Prati TV. Siya ang director nun. Na siya ang director. Yeah. Pero sa mga ibang bagay, ikaw ang director. Yes. Pero ikaw, may tanong ako sa'yo. How do you direct somebody to dance? How do you direct somebody who doesn't dance in a dance sequence? Turuan mo ko ngayon, halimbawa. Sige nga. Naku, alam mo, tayo live. Excited ako kay Liv. Kasi sobrang galing. Lahat nagmana sa kanya ng mga anak ko talaga. Talaga? Malalaman mo ngayon kung talagang maganda ko yung pinagmanahan. Pinap to dance pa naman. Hindi, madali lang. Alam mo, pagka ano, jive-jive lang yan eh, diba? Yung vibe lang. Although ang tagal ko nang dis. Yung complicated na for me. Hindi, tagal ko nang dis sumasayaw. But sige, so basic lang tayo. Enjoy. Parang Zumba lang, di ba? Oo. Zumba, sige. Okay, yung Zumba. Okay, good. Okay, ready. Sige, music. Yan. Uy. Get the beat. Okay. Dandahan lang, ha? And then, one, two. Uy, nabi yan. Right. Left. Nabi yeah. naman! And then you change, ha? Then shake. Ano? Nalang naglaka na. Right? Flip. Sige na. Dali. Ang challenge lang kasi. And then forward. One. Ayan na lang. Back. Forward. Pag hindi pa kaya, group lang. Oh. Ah, yan ang gusto ko. Ay. Right. Bali-baligat lang yan. Dito pala yun. Yeah. Abangan nun natin, Isabel, you're doing a teleserye. Yes, yes. Dito po, yun, sa GMA, Attorney Matias. Congratulations. Thank you, Tito Boy. Have a good one. Have a happy life. Thank you. Maraming salamat. At Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And just one isa lang. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Woo!